Hindi na ikinagulat pa ng kampo ni Vice President-elect Lenny Robredo ang naging desisyon ng COMELEC na i-extend ang deadline para sa pagsumite ng Statement of Contributions and Expenditures. Alam ko naman na hindi po pwede na hindi magkaroon ng extension o kaya hindi pwedeng hindi payagan ang late submission. Dahil sa iyong extension, nagawa na yan noong 2013. Isang takong extension nga ang ginawa ng COMELEC dyan. Giit ni Attorney Romy Makalintal, walang epekto kay VP Robredo ang ginawang extension lalo't nakapagsumiti na siya ng kanyang sose. Siya mismo ay nag-aina ng kanyang sose. At maliwanag naman sa doon sa resolution ng COMELEC na ang requirement lang naman para maka-assume ng office ang isang nunaan kandidato ay magkaroon siya ng sarili sose. Hindi man makikinabang si Robredo sa desisyon ng COMELEC, magandang balita ito para sa 5 senador, 115 congressman at 40 gobernador na nanganganib na hindi makaupo dahil sa batas. Not just one party in particular, the extension will be available to everyone, all parties, all candidates. You always have to look at the intent and the spirit of the law. Kabilang sina Commissioner Rowena Guanzon, Arthur Lim, Al Pareño at Sheriff Abbas sa mga bumoto pabor sa extension. Pero kung sina Chairman Andres Bautista, Commissioner Louis Guia at Chairman ng Campaign Finance Office na si Commissioner Christian Robert Lim ang tatanungin, tutol sila sa extension. Giit ni Lim na malinaw sa batas ang 30-day filing period ng SOSE at walang kapangyarihan ang COMELEC na i-extend ang deadline. Bettina Magsaysay, ABS-CBN News.